Okay, what's up mga ka-random? Welcome back to my channel. So, this is JP Random at ang video natin sa araw na to is ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi nagbubuga ng pintura yung sprayer natin pagkatapos natin gamitin o pagkatapos natin linisin. May nabasa kasi ako sa comment section tungkol dun sa video yung ginawa ko sa pag-overhaul ng total sprayer natin na mabilis daw yung pagkakabalik ko kaya hindi nila napundan. So gagawin natin ulit yung pag-assemble. So sa nakikita nyo, dinisassemble ko na yung total electric sprayer natin kasi ang video nito is tungkol lang sa pag-assemble ng total electric sprayer na hindi mabilisan. Tapos i-explain ko sa inyo kung saan yung mga parts ng total sprayer natin na nagkukos na hindi siya nagbubuga ng pintura. So mga ka-random, enough talking, let's go! So kung bago ka pa lang sa channel na to at hilig mo ang mga random contents katulad ng pag-review ng mga tools, pag-aayos na makina at iba pa, please hit the subscribe button and paki-press na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko. So mga ka-random, bago ang lahat, bago tayo magpo-proceed sa video ng pag-assemble, ipapaliwanag ko muna sa inyo mga major components ng total electric sprayer. So itong part na to is ito yung blower. Ito yung blower niya. So makakalas lang yan pag binuksan mo yung casing ng total electric sprayer natin. Tapos nandito yung switch. Ito yung switch niya. So pakikita kasi niya malapitan. Ito yung blower niya na 350 watts. Tapos ito yung switch. So pag nagka problema kayo sa sa pagbuga ng pintura o kaya hindi nagbubuga ng pintura, is wala itong kinalaman kapag umaandar yung sprayer natin. Pero pag hindi umaandar, ito yung major na nasira pag hindi siya umaandar tapos hindi siya nagbubuga ng pintura. So ito yung blower natin. Tapos ito naman yung pinaka nozzle niya. So ito yung nozzle niya, ito yung assembly niya na responsible para sa pagbubuga ng pintura. So galing sa blower yung hangin papasok dito, tapos dito sa tanke magsusupply siya ng konting pressure para i-push yung pintura pataas dito sa tubings na to. Tapos yung hangin naman dito is mag-recreate yun ng vacuum sa pintura na nasa tanke. Tapos pag in-squeeze mo to is bubuga na yung pintura. So nakita ko sa mga comments na pagkatapos daw nilang linisin o gamitin is hindi na nagbubuga ng pintura. So explain ko sa inyo kung nasan ang mga posibleng problema. Una, lalo na kapag latex yung paint na ginamit nyo, kasi pag yung latex at tubig lang yung nilinis nyo, tapos yung hindi nyo, pagkatapos yung ginamit, hindi nyo nilinis agad. Yung latex kasi pag tumigas siya, parang na siyang nagiging rubber. So pag tumigas na siya sa ilalim ng tubings natin, maaari siyang mag-clog sa mga passage ng pintura. So first nyo i-check is itong tube na to, yung black tube. Actually, natatanggal to pag ginanon. Pero itong sa akin is dumikit kasi matagal ko nang hindi ginagamit. Pero pag nababad to sa pinners, matatanggal na naman to. Madali lang. Check nyo yung dito. Baka may plug na pintura. Tapos dito din. Tapos buksan nyo to. Pag may plug na pintura, is linisan nyo lang. Yan, ito yung first na i-check natin. Tapos, yung pangalawa is dito sa ilalim. Ewan ko lang kung makikita ba, pero madilim kasi. Basta dito sa ilalim, makikita yun yung nagsasalo nitong tubings na to. Check nyo rin dyan, baka dyan tumigas yung pintura kaya hindi makalabas yung pintura o tubig na ilalagay nyo sa sprayer natin. So yun. Tapos pangatlo na major is itong nozzle. So papakita ko sa inyo kung paano ito tanggalin. Gamit lang akong flyer. Ito, matigas na siya.
So ayan, pag matigas siya, huwag nyo lang pilitin kasi baka masira. So ito, natanggal ko to dati, pero okay lang kahit hindi matanggal ngayon kasi matatanggal naman natin yung needle mula dito sa kabila. So paano tatanggalin yung needle mula sa kabila, isuturo ko sa inyo. Gamit tayo ng Phillips screw kasi may Phillips screw dito sa taas. Kunin lang natin yung screw. Ayan. So, natanggal ko na yung screw. So, nandito na yung screw. Tapos, kuha tayong maliit na flat screw para sikwatin to. So, sisikwatin natin to kasi nandito yung ano nga, yung assembly nito. So, dyan. Sisikwatin natin yan ng flat screw. Kung wala kayong maliit na flat screw, pwede lang kayong gumamit ng cutter. So, cutter blade. Pang sikwat lang naman. So, yan. Papakita ko sa inyo, ha. Dito. Sisikwatin nyo dyan. So mga ka-random, kaya pala siya matigas is may screw pa siya dito. So ganyan nyo lang, kuha kayong maliit na Phillips screw tapos tanggalin nyo lang yung screw. Pag natanggal na yon, madali na lang tanggalin tong cover sa taas. So ayan. So natanggal na natin yung cover niya. So itabi natin to. Tapos makikita nyo yung assembly niya dyan. So ayan yung assembly niya. Ayan. So tatanggalin natin yung spring. So dito muna sa likod, tatanggalin natin gamit yung 8mm na ano, open wrench. Pag hindi, gamit tayo ng pliers. Kasi plastic lang siya eh, baka ano. So, pliers lang yung gamit natin. Tapos, ayan. Ayan, tanggal na. Ito yung, ano niya, yung spring para mag-recoil yung needle natin. So, tatanggalin natin yung needle. So, paano nga ba tanggalin yung needle? So, ano lang. Kuha lang kayong long nose or yung basta kasya dito. Mas prefer ko long nose. Pero yung gagamitin ko is, kasi wala akong long nose, so ito lang yung gagamitin ko. Para matanggal yung ano. Nakuha natin yung needle niya. So, pwede nyo yung gumamit ng flat screw kasi may circlip naman siya. So, pwede nyo yung sikwatin yung circlip niya para pumatras siya. So, ayan. Medyo may katigasan lang kasi hindi ko na nabubuksan to. So ayun mga ka-random, yan, nakita nyo lumabas na yung ano yan, yung needle nya. So pwede lang natin itong hugutin gamit yung pliers. So yun yung circlip nya mga ka-random is natanggal, so dapat yung bantayan yun kasi maliit lang yun. So nandito lang yun sa table ko, kumpiyansa lang ako kasi nandito lang yun. So makikita ko lang ito. Ito yung circlip niya. Circlip. So dapat itabi nyo to kasi ito yung naglalock sa needle natin para ma-actuate natin ng forward and backwards.
needles para malinis natin. Kasi kadalasan ito yung nagka-problema kaya hindi lumalabas yung pintura sa ano natin, sa sprayer natin. So ito yung spacer niya. So ang tsura nito mga karandong, pag kinabit mo is dito yung spacer, yan yung rada, tapos ito papasok dito. Spring gun lang muna sa inyo bago ko ikabit. Tapos lagay nyo yung circuit dito, may slot dyan. Yan. Yan natin nilalagay yung circuit. Tapos ito. Yan, tapos iti-thread natin dito kasi may thread dito. Para ito yung magpupush ng needle natin para mag-lock sa ating needle na. Tapos, so kung sa mga nagtatanong kung ano po yung ano nito, yung nozzle, yung material niya po is copper. So makikita niya, yeah, copper po yan. Copper yan. So na-proceed tayo sa video. So kaya hindi nagbubuga ng pintura yung sprayer natin is kasi baka yung mga ano pa, mga tumigas na pintura katulad ng latex or any kind of paints, pag hindi mo nalinis is magsta-stack up siya dito. So kung nakikita niyo yan, may ano dyan, may pintura na tumigas. So ang gagawin nyo lang dito is ibabad nyo sa thinner, or kung meron kayong paint remover is lagyan nyo na ng paint remover para matanggal yung pintura. Tapos dito sa loob, kung matatanggal nyo ito, kasi hindi ko matatanggal ngayon kasi wala akong vice grip, vice grip talaga yung nakakakapit dito ng mahigpit. So explain ko sa inyo, pag natanggal nyo ito is tingnan nyo yung loob, makikita nyo may copper dyan na tube din na dit, yung ano nito, yung slot nito, dun siya nag-stay. So kung makikita nyo yun, tapos may mga pintura na tumigas, silinisan nyo lang gamit yung thinner. So yun mga karandom, yun yung mga kadalasang sanhi bakit hindi nagbubuga ng pintura yung sprayer natin. So dito yun, dito nyo titignan yun kung dito ba yung may plug or dito sa hose, tingnan nyo lang. Tapos additional ko lang pala mga karandong, pwede nating tanggalin to yung ano talaga nya, yung mainstay talaga ng ano natin, yung mainstay talaga ng needle natin. So yan, pwede natin itong tanggalin dito siya galing, oh dito siya, yan dyan siya galing. Tapos tinanggal ko yan gamit lang yung ano, yung Phillips screw, kasi nalapat yung Phillips screw dito. Dapat tanggalin nyo rin ito. Tanggalin nyo rin ito. Kasi dito ito nakakabit. Yan. So dapat nakatanggal din siya. Pero pwede lang namang hindi kasi maliit lang naman siya kasi sa diametro ng ano na to, housing ng needle natin. So ito galing dyan. Tapos pinukpo ko ng flats, Phillips screw gamit yung pliers. Tapos yun, kumalas na siya. Yan. So ito, pwede na talaga itong ibabad sa ano, sa paint remover. So, alright mga karandog, tapos na natin nalinisin. So ayan. Ayan. Kintab na. Tapos malinis na din yung ilalim. So yung sinasabi ko na nakaklag ng mga latex paints dito, yun na part dito. Pag ito ay nagkaklag ng mga pintura, kahit anong pintura, pag ito ay may klag, wala talagang lalabas na pintura kahit may hangin. Kasi dito dumadaan yung pintura galing sa tanke natin. So kailangan natin i-check to na hindi siya klag para hindi magkabarya yung ano natin, total electric sprayer. So mga karandom, i-assemble na natin ulit. So sa pag-assemble mga karandom is kailangan itong butas sa toys naka-align dito, naka-align sa butas na to kasi dyan itadaan yung pintura. So nakikita naman na pagano yan. So kahit gentle press nyo lang kasi papasok nyo naman yun. Yan.
ihit lang. At isa pa mga karandom, mag-ingat din kayo sa pag-ihit nito. Kasi pag pinihit nito, tapos yung sa likod is sumama, yung butas is madi-disalign yun, kaya wala talagang lalabas na pintura. Kaya dapat, align na align talaga yung butas nitong mainstay ng needle natin at nozzle sa butas sa ilalim na daluyan ng pintura para hindi tayo magka-problema sa pag-flow ng pintura sa electric sprayer natin. So, kailangan pay attention to this part when you're inserting the needle mainstay. Pero wala namang problema kasi pwede nyo naman bihitin dito hanggang ma-okay siya. Pero mas maganda pag sinet nyo na para wala nang problema. So ayan. Pag matigas is pwede naman natin pukin. Pero kailangan natin ingatan yung yung nozzle. So lagay tayo dito ng pliers. Paganyan lang. Tapos yan yung yung pliers is dito nyo ilalagay. Kita nyo yan, may slot naman dyan para hindi madamage yung nozzle natin. So yan, tapos lagay nyo dyan. Tapos kuha lang kayo ng pamukpok, kahit anong pamukpok, kahit dito na. Kasi papapok din naman yan. So, iyan ako muna, i-press ko muna. Medyo may katigasan din. So, kahit dito lang. Yun. So yan, makikita nyo naman yan pag naka-align kasi yung butas is makikita nyo dito. So hindi ko lang may papakita sa inyo kasi wala talaga akong magandang ilaw. So tatapusin ko muna to. Press lang natin. Yan. So yan, medyo matigas talaga siya. So gagamitin na natin. Pliers na lang yung gagamitin natin. Tapos kuha ko na maliit na pamukpok. Meron naman ako dito ang maliit na pamukpok. Ito, meron. So ayan, ilalagay lang natin doon pa rin sa sinabi ko na slot para hindi madamage yung yung tip ng nozzle natin. So itabi ko muna to kasi baka mahulog. So ayan, makikita nyo pag na siya, pag nakapasok na siya lahat kasi makikita nyo na to. Yan. Tapos check nyo yung sa baba. So yun. Makikita nyo naman dyan. So, kukuha ko ng magandang angle para makita nyo talaga. Tika na ha. So, ito yung needle. So, kasi papasok ko dito. Yan. Kita mo yung kulay bronze. So, yan yung needle niya. So, yun yung swak na swak siya dyan. So, papatuloy na natin yung pag-assemble. So, okay mga karandom. Na identify na natin na tama yung pagkaka
lagay natin ng mainstay ng nozzle natin at ng ano, daluyan. Swak na swak yun. So, proceed na tayo sa pag-assemble. Yun nga, so sinabi ko mga random is mauuna ito, tapos itong circlip, lagay natin dito yung circlip niya, circlip lock. Yan. Tapos itinan natin konti ng ano ng pliers kasi lumuwag to kanina sa pagsisikwat ko kasi matigas talaga yun kasi may pintura na nakabara. Ah, hindi naman nakabara, ano lang na ano lang siya tumigas tapos hindi siya nakabara. Yan. Tapos ito, ito first, then ito lagay natin dito. Yan, tapos pasok natin yung nozzle niya. Yan, swap na swap. Tapos ito. Yan lang, ganun lang kadali mga karandom. So, pasok. May spin dyan. Yan. Ipita natin. So mga karandom, mag-search ako kung may available ba na ano dito na mabibili na nozzle yung mas maliit yung diameter niya. Kasi mas maliit, mas maganda kasi mas pino. So check natin kung okay lang. So ayan, nag-auto recoil naman siya. So meaning, okay siya. So tatakpan na natin. Ito yung takip, di ba? Tapos lagay natin dito. Yan. Tapos yung dalawang maliliit na screws. So, nahin natin yung dito sa harap. Yan yung problema kasi hindi natin makita ng ala. Yun, nahulog. Pero okay lang, nakikita ko naman. So, kapitin natin muna yung dito sa kabila. So, yung screw na maliit dito sa kabila. So, ayan, ito. Tapos, dito. Ayan. Screw natin dyan. Screw ko muna yung nahulog. Ayan. Hirap kasi pag hindi ito natanggal yung circuit dito kasi hindi mo makikita yung slot ng screw pero taga-taga lang makukuha din yun. Masak na siya. Ayun, tapos so, okay na siya. So, pwede natin ikabit balik sa ating sprayer. Ganun lang kagali. So, yung ibang tools na hindi na kailangan. Tulad ng pliers, saka yung cutter. Yan. Ipit ko lang muna. So, ito lang yung kailangan natin sa pag-assemble. So, sa pag-assemble naman mga karandomis, set natin na tama yung pagkakapwesto ng blower natin. So, yan. Yan yung tamang pagkakapwesto ng blower. Tapos lagay lang natin to dito. Yan. So hanapin natin yung slot niya kasi may slot kasi to. Yan. So yan. Kabit na siya. Tapos, attach natin yung casing. Ganun lang po, kadali mga karandom. So, pag nakaproblema kayo sa pagbuga ng pintura ng mga total sprayers, yun, panoorin nyo lang yung video na to. Yung tinuro ko, dun yung lilinisan nyo. So, i-slow ko muna lahat mga karandom. Tapos, ipapakita ko sa inyo, i-testing natin kung okay ba yung ginawa ko. So mga karandom, kung sino man sa inyo may GC kina grinder dyan,
magpuproduce din ako ng video kung paano magpalit ng bearing ng JCT. So mga karandom, bibilisan ko lang ditong konti kasi nagkakabit lang naman ako ng mga screw. So ayan, tapos na. Kabit na lang natin tong ano niya, yung responsible sa ano, pagbubuga ng pintura, yung responsible sa paint orientation niya. Tapos yung nahulog na black tube. Ito. So ikabit natin. Yan, nakabit na natin. So mga cardon, time for testing na kung okay ba yung pagkakagawa ko, baka hindi na naman ito bumuga katulad ng iba. Pero mga cardon, hindi guarantee bumuga talaga ito kahit ano, tubig, pintura o ano, kasi tama yung pagkakalinis natin. So kuha muna ako ng tubig mga cardon para ipakita ko. So ayan mga karandom, may tubig na, may konting laman na yun. Konti lang kasi testing naman natin. Ready na ba kayo mga karandom? Try natin. Kamusta yung gawa ni JP Rato? Kung okay. So okay naman siya mga karandom. Tingin niyo okay ba siya? Tama ba yung pagkakagawa ko? So yun, gumana siya. So mga karandom, ganun lang. So may isang comment na nagtatanong kung ilang PSI ba si total electric sprayer. So ang nakita ko lang dito sa manual is yung max back pressure niya, maximum air max back pressure. So dito sa model natin na total TT3506 is may max back pressure siya na 0.1 to 0.2. So pag kinonvert mo yan sa PSI, so nasa 1 PSI to 2 PSI lang. So mga random, yun lahat yung tungkol sa video ng pag-resolve ng problema ng total electric sprayer na hindi na nagbubuga ng pintura. So mga karandom, thank you for watching this video. Please like, subscribe, and share. At pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, please click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga video ko. Sa nga pangala mga karandom, yung mga videos ko dito is random lang. Yung ano, pag-review ng mga tools, pag-welding sometimes, tapos pag-kukumpuni ng makina, at may bagong hiling din ako mga karandom, yung pagbabike. So, i-share ko sa inyo pag nakabili na ako ng bike. So mga karandom, thank you for watching. Bye-bye!